Isang araw matapos magbitiw si Senator Juan Ponce Enrile bilang pinuno ng Senado, magbibitiw na rin bilang majority leader ang kanyang kaalyadong si Senador Tito Soto. At sa darating at papasok ng 16th na Kongreso, maugong pa rin ang pangalan ni Senador Franklin Rilon sa pagiging bagong pangulo ng Senado. Base sa bilang ng mga sinasabing kaalyado ni Rilon, tila may laban nga yata siya. Live mula sa Senado, nakatutok si Jam Sasante. Jam. Yes, Mike, sa pagsasara nga ng sesyon ng Senado at pagsasara ng 15th Congress, mainit na ang usapin kung sino ang magiging bagong Senate President sa susunod na Kongreso. Matapos nga ang pagbitiw ni Senador Juan Ponce Enrile bilang Senate President, magbibitiw din daw si Senador Tito Soto bilang Majority Leader. Kasunod ng pagbitiw kahapon ni Senador Juan Ponce Enrile bilang Senate President, magbibitiw din daw ngayon bilang Majority Leader ang kaalyado niyang si Senador Tito Soto. Gagawin niya ito sa pagtatapos ng sesyon ng Senado kasabay ng pagsasara ng 15th Congress. Aminado si Soto na nakaapekto sa kanyang desisyon ang pagbitiw ni Enrile bilang Senate President. Siguro parang pakikisama na rin kay Senator Enrile. Sir, nawalan ka ba ng gana? Iwan na nating pakante. Nawalan din ako ng gana. Isa pa yun. Sa pagkatapos ng 3 taon na ibinuhos mo, ganun lang ang mangyayaring pagbibintang sa leadership natin. Siyempre, kahit pa paano, maapekto ko rin lahat. Sa ginanap na kokus kahapon matapos ang sesyon, hindi daw nagustuhan ni Soto ang suhestyon ng ilang senador na maghalal sila kaagad ng bagong Senate President. 14 na senador daw sila sa caucus kasama ang isa pang kaalyado ni Enrile na si Senador Gringo Honasan. 13 boto ang kailangan para makapaghalal ng bagong Senate President. Sabi ko lalabing apat tayo. Aming dalawa ni Greg, hindi boboto sa i-elect yung bago. De 12 lang kayo. Kung 12 kayo, hindi kayo makapag-elect ng Senate President. I'm just reminding you, I said. I think Senator Rilon supported my Sa huli, nagkasundo raw sila na si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada muna ang tatayong acting Senate President. Mahigit isang buwan pa bago ang pagbubukas ng 16th Congress at pagpapalit ng liderato ng Senado. Pero kung pagbabasihan ng mga alyansa ng mga senador na bubuo sa 16th Congress, may laban si Senador Franklin Rilon sa pagiging bagong Senate President. Katunayan, posibleng mahigit pa sa kinakailangan 13 ang bumoto pabor sa kanya. 4 silang miyembro ng Liberal Party o LP. Ang Nasyonalista Party ni Senador Manny Villar na una nang nagbigay ng suporta kay Rilon. Pero hindi raw siya sigurado kung lahat ng kanilang miyembro ay boboto para sa pambato ng administrasyon. Meron naman kaming koalisyon eh. So wala naman nagbabago doon at yun naman itutuloy din. At susuportahan namin yung kandidato ng magkakaroon kami ng common candidate. Siyempre may mga negosyasyon pa na nangyayari sa mga committees. 5 naman ang bagong halal o re-electionist na nanalo sa ilalim ng Team Pinoy. Habang may 3 pang senador na posible rin daw sumama sa mayorya. Hindi pa masabi kung saan papanig si Senador Bong Revilla na nakabangga anong eleksyon ni DILG Secretary Mar Rojas na isa sa mga pinuno ng LP. Tanggap na ni Soto at Estrada na sila nina Enrile ang magiging bagong minorya kasama ang 3 pang ibang senador. Inassure yata ni Senate President Enrile kay Senator Rilon, he will be a constructive oppositionist. No? Meaning to say, hindi kami magiging destructive sa anumang batas na ihayag ng administrasyon o ng mayorya. Mike, ongoing pa ngayon yung Senate session at ngayon nga yung huling araw ng session para sa 15th Congress. Pero sa ngayon, hindi pa nila ma-ratify yung kailangan nilang i-ratify na 3 extradition treaty dahil hindi pa umaabot sa 16 yung bilang ng mga senador na present ngayon sa session hall. Sa July na magko-convene yung bagong Kongreso o yung 16th Congress at doon sila maghahalal ng new set of Senate officers. Nagpahayag na raw ng interes sa siya dating Senate President Juan Ponce Enrile na maging minority leader susunod na Kongreso. Mike? Maraming salamat, Jam Sasante.